Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at mga diskarte sa arena ang hanap mo, ay bagay na bagay sa'yo ang channel na ito dahil tuwing alas 6 ng gabi ay nag-upload ako ng mga AAP videos na pwede mong kapulutan ng diskarte para manalo sa arena. Kaya naman, mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may video ako tulad nito. At maisingit ko lang na kung gusto mo ng team na kapareho ng ganito sa akin, ay i-PM mo lang ako sa aking Facebook page. At yun nga, shoutout muna tayo bago tayo magsimula sa ating laban. Shoutout po dito kay Jandel Dorig, kay Jen Agustin Gonzalez, dito kay Marcelino Garcia, at dito kay Arvin Prisima. Shoutout din po dito kay Gian Garcia, kay Rodinil Terencio, kay Joshua Paharilyaga, at dito kay Brian Libot. Shoutout din po dito kay Louie De Guzman, kay JR Ramos, at dito kay Edar Warren Oligario. Shoutout din po dito kay Renzi Locinario, kay John Mike Fabros, kay Justin Villahermosa, at kay James Puno. Shoutout sa inyo guys at thank you sa inyong suporta. At yun nga, sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa ating comment section. At yun nga, paalala ko lamang po na ako po ay hindi professional at hindi magaling sa paglalaro nitong Axie Infinity. May mga diskarte sa arena lang po ako na gusto kong i-share or ibahagi sa inyo nang sa ganun ay makatulong na manalo kayo sa arena. Kaya naman, relax lang kayo dyan, manood lang kayo, sana may matutunan kayo at sana mag-enjoy kayo. Tara! So ito na nga guys, AAP ang ating team at kalaban natin si Aliana, at ang team ni Aliana dito ay Reptile, Aqua, Plant or RAP. So check cards muna tayo. Okay, meron Chilling Jump, may pang backdoor yung mid niya. Tapos Terminator na Reptile na 40 speed ang kanyang backline. So ano ang diskarte pag ang kalaban ay ganito, RAP. So first round, okay, dahil meron tong Poison, hindi muna tayo gagamit sa ating aqua. Baka mamaya gumamit agad to ng poison. Ayaw naman natin na ma-poison yung mga aqua natin. So, still lang tayo dito ng dalawang energy, which is magiging successful kasi nag-skip yung kalaban. So, may natira lang siyang 1 energy, plus 2 ngayong round, 3 energy lang siya, tayo 5 energy. Ano yung pwede natin gawin? So, dahil nag-pass lang to nung first round, okay, alam niya na 5 energy tayo, malamang sa alamang ina-expect niya na i-burst na natin yung plant niya, kaya malaki yung chance na gagamit to ng shield o kaya ng yam, yung poison. So ayaw nating ma-poison kasi mahihirapan tayo mamaya. Ano, nag-skip lang ako dito. Okay, so tama tayo, ano? Nag-shield siya, gumamit siya ng poison, ginamit yung 3 energy niya doon, pero makakagain siya ng bali dalawa. Okay, so 2 plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. So, dito, pwede na tayong boomers ngayon. Okay, so, maliit na lang yung chance na nabunot niya ulit yung isang yam dito. Kasi kakagamit lang niya. Okay, so, burst na natin siya. Okay, pero, ang gagamitin nating mga cards dito ay i-maximize natin yung cards ng plant natin dito. Okay, kasi wala naman siyang pang-burst dito sa plant. Wala siyang beast. Okay, so, burst natin siya dito. Gamit ako ng Risky Fish, Star Shuriken. Steal pa tayo ng isang energy, tapos Cactus. Okay, so sapat naman yan para ma-burst natin tong plant na to. Okay, 4 energy siya. Na-steal ko isa, meron siyang 3. Plus 2 ngayong round, meron siyang 5 energy. So tayo, 5 energy din tayo. Mauuna yung mga aqua natin dito. Pwede nating inu-turn tong aqua niya sa gitna. Okay, so meron tayong chance dito na i-burst tong aqua at hindi siya patirahin. So yan ang gagawin natin dito. Okay, pero ang gagamitin ko dito ay 5 energy. Bakit? Kasi meron tong arco or yung acrobatic. Okay, so may 50 shield yun. Gumamit lang siya ng dalawa nun, kaya niyang mabuhay. Pero dito, sobra-sobra na may cards natin. Pero okay lang, diba tulad nga nung sinabi ko, dibaling sobra, wag lang kulang dito. Okay, so ayan, nanoter natin to. Hindi naman ata siya, ano dun, gumamit lang siya ata ng isang energy dun. Tapos dito, dalawa. Okay, bali tatlo lang ginamit niya sa 5 niya. Meron siyang natirang 2 plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. Okay, so na 3 versus 1 na natin to, malaki na yung kalamangan natin. Ano yung pwede natin gawin sa ganitong sitwasyon? So, ibigay na lang natin to, enter natin. Ayan natin, i-burst niya yan. Okay, so 4 energy, gumamit ng isa, may 3 yung natira, plus 2, meron siyang 5 energy. Ano yung pwede natin gawin dito? So, as you see, binigyan tayo dito ng dalawang tail slap. So, gamitin na natin yan.
Okay, actually dito sa ganitong sitwasyon guys, pwede na natin gamitin yung tatlong energy dito sa isang aqua natin kasi papasok na yan eh. Kaya nang basagin ng dalawang tails na pati isang sweep skip yung shield nito eh. Pero hindi natin ginawa yan, naging kalmado tayo, focus tayo dun sa original plan na mag-ipon muna ng energy. Hindi naman tayo kayang i-burst nyan. Okay, so sabi ko lang na pwede nyong gawin yon. Actually pwede ko rin gawin yon, pero dito na ako sa mas sigurado, okay? So, gamit siya dito ng 2 energy lang. Meron siyang 5 energy, gumamit ng 2. Okay, meron ulit siyang 5 energy dito. Ano yung pwede natin gawin dito? 7 energy na tayo dito. So, eto na. Dito tayo sa mas sigurado. So, pantanggal ng stun, pag nag-115 pataas to, mababasag yung shield sa unang aqua, tapos papasok na yung 4 na tira natin doon sa backline natin. So, di ba? Mas maganda, mas planado. Kumbaga, hindi tayo nagmadali. Mas alam natin yung gagawin. So, ayan, enter natin. Tingnan natin, 115, tapos na to guys. Okay? So, eto na mga kabasag sa shield. Okay, siya may stun dyan. Ay, wala palang stun guys. So, ayan, panalo na tayo guys. So, ayan, ganun yung naging discarte ko guys versus RAP, ano? So, medyo maganda-ganda yung naging laban natin doon at pabor sa atin talaga yung naging laban kasi na-outplay natin yung kalaban natin. At yun nga, thank you sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe. Pero wag muna kayong aalis guys dahil first game pa lang yan. Meron pa tayong second game at tara na nga dun. So eto na nga guys, welcome sa ating second game. AAP ang ating team at kalaban natin si Claudie at ang team niya dito ay BBP or yung Bird Beast Plant. So check cards muna tayo para makita nyo din kung ano yung cards ng mga kalaban natin. So ayan, nakasuting song, wala tong backdoor. Ano yung diskarte pag BBP ang kalaban? So dito kung mapapansin nyo, ang bigay sa atin na baraha dito ay halos, hindi natin magagamit yung 3 energy guys. Okay, kasi ayan, gagamitin natin yung damage. Okay, tapos hindi naman natin pwedeng gamitin yung Night Steel nang mag-isa lang siya. Mawawala effect, epekto tuloy. Mawawala epekto, so dito, okay. Ganyan magiging galaw natin. Aggressive talaga tayo pag BBP guys eh. Kaso, ala nga tayong cards na pwedeng magamit dito kasi nasa plant yung dalawa eh. So, sayang, titira na dapat natin yan para mabawasan natin agad itong plant niya. So, naghihin tayo ng dalawang energy doon. Yung kalaban natin dito, 3 energy. Gamit siya ng dalawang card mula sa kanyang Beast tapos Cactus. Napakasakit naman ng first round ng kalaban natin. So, nabawasan niya ng sobra yung aqua yung plant natin dito. May natitira na lamang na ilan ba natira sa buhay ng plant natin dito. So, 9. Okay, so ano yung pwede natin gawin dito? Tingnan nyo naman yung binigay na card. Kaya napa-skip na lang ako dito. So, skip turn na lang tayo dito. Okay, 2 energy kalaban. Bale, isa lang magagamit dahil makaka-steal siya ng isa. Meron siyang 3 energy ngayon. Tayo, 6 energy. Ano yung pwede natin gawin dito? So, 3 energy yung kalaban, hindi niya naman kayang i-burst etong mid natin, maliban na lang kung yung bird na to merong all out. Okay, pero no choice tayo dito, kailangan nating isugal kasi pag hindi pa tayo tumira dito, mas malulugi tayo pag na-burst ng walang kalaban-laban etong aqua natin sa gitna. Mawa 1 versus 3 tayo, mahirap yon. Kaya i-try nating i-burst yung plant na to, sana na lang ay wala pang sapat na energy or wala pang all out shot etong kalaban natin para mabuhay tayo. Eto, may all out. Pero okay lang, makakatira pa naman ako. May all out siya, pero wala pala siyang ibang card doon. Kaya hindi niya na-burst agad-agad etong mid natin. So dito, free card lang yung all out. Meron siya dito ang tirang 3, pero halos 2 lang yung gagana dahil yung ivory, babalik yan dahil sa Ronin. So, 2 energy lang nagamit niya doon. So, may natira ulit na isa, plus 2 ngayon round, balik lang ulit siya sa 3 energy. Ano yung pwede natin gawin? Ang kagandahan dito, nakapag sweep skip tayo, kaya makakatira pa ulit etong aqua natin sa gitna kasi siya yung unang titira. Gawa nga nang meron tayong sweep skip. So, ang gagawin ko dito, okay, pwede na nating i-burst tong beast na to. Pero, dito, wala tayong upstream. Okay, kaya hindi tayo mauna next round. Ang ginawa ko dito, imbis na i-2 cards ko, iwa 1 card ko lang para mag-last stand. Okay, so gusto nating mag-last stand tong beast. Papaliwanag ko mamaya kung bakit, okay? Sana mag-last stand tong beast. Okay. Pero last stand to, sigurado. So, 3 energy siya guys. Isa lang yung ginamit niya doon, may natirang 2 plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. At ngayon lang ibinigay yung upstream natin. So, pinag-last stand ko, mas gusto ko mag-last stand dyan para
meron pa tayong pagkakataon na mauna sa kanya next round kung hindi siya kumpleto ng baraha ngayon. Isa pa, mahahatian yan. Ibig sabihin, yung draw card na dadating ngayon, pwedeng mapunta lahat sa beast, pwedeng mahati. Okay, so napakaganda niyan para sa atin. Ang gagawin ko dito, ba't ako nag 3 cards? Okay, kahit na lastan yung titirahin. Para lang sa shield. Okay? Ang kailangan ko lang naman dito, magtira ako ng isang energy para 3 energy ako ngayon tulad nung nakita nyo na yan. At ayan. So, kayang-kaya na nating inu-turn to kahit mag-shield to dahil nag-all out na siya kanina, nabawasan siya. 290 na lang yung buhay niya. 3 damage cards yung tira natin dito. Okay? So, buti na lang talaga ay nag-lastan yung beast na kalaga natin. Kung hindi nag-lastan yun guys, malamang. Ala. Mapupunta lahat ng draw card dito sa bird. Inu-turn niya lang tayo. Pero yun nga. Panalo tayo versus BBP. Sana may natutunan kayo at syempre sana nag-enjoy kayo. At yun nga guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, please subscribe. Huwag nyo na rin kalimutan na i-like ang ating video at mag-comment sa ating comment section. At yun nga, tuwing gabi may upload tayo. Kita-kita na lang tayo ulit bukas sa panibagong upload natin. Thank you!